inyong friendship ba talaga si Ma'am, si Donita lang talaga ang mahilig magluto. Ikaw si Karla, mahilig kami magluto. Si Vina nagluluto talaga. Si Ruffa so far tagakain pala. Pero habang nagluluto, sumasayaw, kumakanta, yung ganun. Nagluluto kami lahat. Mga talaga pa kayo. Wala. Sobrang nagtatrabaho kasi kami noon. Like, hindi pwede. Lalo na ako, breadwinner. So, hindi ako pwede magluto dahil kailangan ko mag-work every day. Pero naalala ko minsan, nagpunta kayo sa bahay ko, ako nagluto. Yes, dun sa condo mo. Yes. Ang niluluto noon, tuna. Itlog. Yung isa lang eh, no? Yun lang pala. Oh. Pero ako hindi talaga ako marunong magluto, pero gusto ko na matuto. Tikakain lang ako. Wait. Ito kasi may mga pagkakataon na, of course, may mga pinagdaanan tayo sa buhay, lalo na sa buhay pag-ibig. And then ngayon, single mom, she's tayo, right? Mm-hmm. So, gaano kahalaga ang support group ng isang kaibigan sa buhay natin bilang single moms? Napaka-importante kasi, di ba, when we're down o kaya kailangan natin may kausap o kaya may kasama, nandiyan dyan. Diba? Even though minsan nga hindi tayo, we're always kasi in touch kasi dun sa chat group natin tapos may picture-picture na parang sino pa kanina mo ba ba isi-share? Di ba yung mga photos na ganyan? So, para sa akin, importante kasi, di ba, nandiyan dyan tayo para sa isa't isa. You know, at saka importanteng alam natin na we're not alone, whether kaibigan, pamilya, mga anak natin. Pero to, kasi may mga ibang single moms, no, na gusto lang nila, sila lang, na, you know, pagdaanan yung problema o pagsubok, hindi dapat nandiyan yung family and friends. Importante hindi talaga. Healthy yun. Hindi healthy yun. Kailangan talaga lagi kang beautiful stories or sad stories dapat sinishare. Yes. At saka diba? Hindi nakakahiya yung mga pinagdadaanan natin. Because it makes us stronger women, di ba? Yes. At saka nakakaluwag sa dibdib yung napakiramdam natin. Ano naman ang natutunan nyo sa isa't isa bilang isang single parent? Mauna na si Ma'am Shi, Vina. Sa natutunan namin sa isa't isa. Yes, pareho kami. Pareho talaga kami na ang priority namin is yung pamilya at mga anak namin. At alam naman namin, maski kung hindi man kami magkita, talaga nandoon yung friendship. At saka, nakikita na, ako natututo ako sa kanila, parang wow, ang tatapang nila, kailangan ko maging matapang din. Kung nakayanan nila, kaya ko rin yung ganun. Okay. Dahon-dahon. Sige na nga. Pampataba naman to. Ako naman, ang natutunan ko talaga, masipag kaming lahat. Yes. Masipag kami magtrabaho, masipag kaming kumain ng luto ni Donita. Mag-workout? Yes, mag-workout. So I think importante din yun na hindi kami tamad. Kasi sometimes, di ba, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Hindi naman lahat laging masaya. Pero what's important is nakakatayo kami on our two feet and we're able to say, thank you, Lord, for everything that I've been through. And I know that you won't give me any problems I can't handle. And that, And one thing na gustong-gusto ko sa group namin, kasi may takot kami sa Diyos. Alam mo yun? And we always pray. So, yun yung, ano, kasi, di ba, importante din yung sa pagkakaibigan, yung paniniwala mo sa Diyos. Maganya-kanya man kaming belief or parang religion or whatever. Pero alam namin, mahal namin ang Diyos at alam din namin na blessed kami. Yes. And si Ma'am si Donita naman. Ako, gusto kong i-share sa inyo, kapag meron kayong mga kaibigan, huwag nyo silang i-judge pag may pinagdadaanan. Kasi may mga panahon na tayo ay nasa taas, may mga panahon din na nasa baba tayo. So huwag tayong manghusga ng ibang tao. Mahalin naman natin yung mga kapwa natin. Wow! Donita, ikaw din, Ma'am Shikas. Huwag ka, siyempre, kaibigan, magkakaibigan kayo. Ikaw, ano natutunan mo sa kanila? Wala. Boy! Ba? Nasabi na nila lahat eh. Isa lang naman yung layunin namin. Maging mabuting, ako, maging mabuting mga magulang. Ako para na lang sa mga anak. No? Na, you know, pag may sinabi kami, kailangan yung i-absorb and follow. Kasi, walang kahit na sinong magulang ang gustong masaktan ng damdamin ng isang anak. So, lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo lahat yan. Ayan, mga anak. Anak, narinig mo yan? Anak, si Anna. So, dyan, bata pa eh, no? Hindi pa. Okay, pwede na ba kumain? Okay, pwede na pa. Habang tinitikman nyo mamaya, i-recap muna natin ang Okay. So, kung marunong kayong gumawa ng ensalada, at kung marunong din kayong magluto ng crispy pork, pagsamahin mo, tapos na. Ay, ganun lang kasi. Yes, tapos may kanin. And then you have crispy pork binagoong ang ensaladang fried rice. Wow! Ang hapa naman ng title na yun. Okay, tikiman na. Sino ang mag-judge kung gaano kasarap ito? Donita, super sarap. Thank you. Masarap yung bago. Siya ang nauna nakatikim. Ano pa nga ba? Ang sarap. Mga
Ang saya. Masarap. Gusto ko yung spice. Kasi spicy gusto ko. Sarap. Turuan mo ako, ah. Sige. Ang sarap! Alam nyo, certified mom sirap. Ang sarap-sarap, mom sirap. Sobrang salamat, Ma'am Donita. Ang sarap-sarap! Kung pwede kayo maglagay ng wansoy dito, mas masarap pa yan. Walang diet-diet kapag niluto to. Yeah. Wow!